inanunsyo mismo ng self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador sa kanyang Instagram account na binura na o banned na ang kanyang Facebook page. Tuluyan ng binura ni Facebook ang kanyang account ngayong September 7. Anya, as of today at 12 noon September 7, 2023, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page, dagdag pa niya, nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpadala ng mga mensahe ngayon, pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Matatandaan na noong nakaraang linggo lang ay ibinahagi pa ng kontrobersyal na influencer na at risk na ang kanyang FB page dahil sa sunod-sunod na violations at reports mula sa netizens na gigil sa kanyang pambabash at pangyengje alam sa bawat pinag-uusapang issue na ang kadalasan ay panay ang bash sa mga involved na personalidad. Kapwa influencer at sikat na artista nitong linggong lang sa kabila ng pagiging at risk ng kanyang FB page. Tila wala pa rin kadaladala at patuloy pa rin ang pagpuna at pambabatikos ni Rendon, ipinagbuni niya ang pagkakasuspende ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB sa noontime show na It's Showtime. Hindi nag-aksaya ng oras si Rendon Labrador sa pagtugon sa balitang pinatawa ng MTRCB ng suspension ang It's Showtime, nagbahagi ito sa social media upang ipahayag ang kanyang mga saloobin. Anya, record-breaking suspension a TV show ever received. Congratulations Vice at Ion. Dagdag pa niya, 12 days staycation is awarded to It's Showtime. Nanalo ang boses ng bayan. Itigil ang kahayupan sa SOC, hindi. Maraming salamat sa MTRCB. Super good job po sa inyong ahensya. Madam Lala Soto, salamat po sa napakagandang aksyon. Magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswaan. Congratulations Vice and Ion on this new milestone. Bago tuluyang nawala ang nasabing FB page, may panibagong pagpuna na naman si Rendon kay FB Jess, batang Quiapo lead star at direktor na si Coco Martin na mapapanood din sa kanyang Instagram account. Nauna nang nawala sa sirkulasyon ang TikTok account ni Rendon at ilang beses niya itong tinangkang i-recover pero bigo ito. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Rendon ang mensaheng ipinadala sa kanya ng TikTok, na nagsasabi na talagang gumawa siya ng mga bagay na labag sa mga alituntunin ng komunidad ng platform. We've reviewed your appeal and found that your account violates our community guidelines and cannot be restored. Your account has been permanently banned and you can no longer access TikTok. Binatikos ni Rendon ang nasabing desisyon at iginiit na nais lamang niyang ipakalat ang katotohanan sa publiko. TikTok, ayaw niyong marinig ang katotohanan. Pag hindi ako nakabalik sa TikTok, magiging habang buhay na tinang ang mga users niyo, sabi ni Rendon, TikTok Philippines, pangalawang appeal rejected pa rin. Ano ang masasabi niyo sa desisyon ng TikTok? Tama ba o mali? Dagdag pa niya, umaasa si Rendon na muling isasaalang-alang ng TikTok ang kanyang apela dahil hinahangad niyang educate ang mga gumagamit ng social media platform. Sana mabasa ni TikTok ang mga comments dito para ma-realize nila na mali ang desisyon nila. Anya.